ko, hindi kay Ari na nga, ay mayroon hundaan din ni sa amin. Sabi ako daw ay magluluto. Sabi ko siya, sige, dadalihin ko nga rin, tokwang Ari. Sabi ako daw ay mag-sizzling tofu. Sabi ko, hindi man nagsisizzle ito. At ititimusan natin ng konti kung kaya baga. Yeah, may Shanghai, siyempre hindi mawawala yan. At Ray, ang aking mga naunan pinaritong tokwa, yan yung mga pinagagayat-gayat ko muna, isot-gayat, maligat-ligat ng kaunti. Hindi ako nagprepare na rin mga gagamitin rin, mga bawang sibuyas, at nako, iba-iba ang lulutuin. Siguro may 3 putahe din. Bay, ayos din nga. Ay, ayaw. Siyempre, prepare mo mga bagay na yan para ready-ready. Tatapos ko lang maprito yung aking mga tokwa kanina, na ginayat-gayat, na sabi ko yung magliligat-ligat ng kaunti, eh di arin na. Siset aside natin para makapag-rest ng kaunti. Dito, siyempre, prepare natin yung sauce niya. Eh, aray na may aking version. Kung may hindi sinasabing aray ang inyong gawing pamantayan, pero pwede nyo rin yung na talagang mabisa din naman ay sabi ng ilan, ayun ay aking style. Hindi ako may sariling akin, ay di meron din kayo sariling inyo. Pero reayos din, masasabi ko. Aba, ayan, dinilagyan ko ng una, mayonnaise. Tapos, hindi rin naman mawala rin ating aray, ating seasoning na aray. Bah, baka naman. Nalagyan ko ng karikit na kaunting yan. Nalagyan ko ng katiting. At baka naman pag sumubray maging adobo, iba, lasa niya. Hindi yan sizzling tofu. Nalagyan ko ng paminta na durog. Nilagyan ko din na rin thyme na rin. At may kaunting kakaibang aromang ibibigay. Lalo na itong oreganong ito. Ito yung nakakuha ko doon sa aking bayaw. Ay talagang kaganda naman nga ng lasa. Eh naman ni aking version at hindi naman kailangan totoong gayahin. Eh kung inyo rin gagay, ayos din naman. Yan, talagyan ng konting MSG at hindi naman masama ang sobrang madami. Sabi ni siya, aking isasalang na rin mga red kung anong natagal na eh. Di aking inuna yung sibuya sa aking padaling are. Kaya kanya-kanya naman version na eh. Kahit ano namang unahin ninyo din. Kung gusto ninyo nalalanta na yung inyong mga rikadong are eh, pwede rin naman. Nasa sa inyo yan. Sa akin, ang aking papadali eh. Sadyang mauna ang sibuyas. At yan may kaunting anghang. Hindi ka pa yan naman hindi totoo na luto. May kaunting kislot sa iyong ngipin. Kamo na may kaanghang pa nga. Di susunod yung berde. Yan may kaunti lang. Pagkukulungan mo lang ng kaunti sa mantika at ng magkaigeng lasa. Yan ay kapag ka nasunog-sunog ng kaunti na tusta-tusta ng kaunti, ay magpuproduce yan ng smoky flavor. Ay, kakalay ka. Alam mo na may totoo eh. Magkakaroon ng smoky air naman yung sinasangkot siya lang. Yan, sunod mong ilalagay ko din naman na aking pampaanghang ay yung siling verde. Ah, siyempre may mga bata, hindi naman pwede totoong aanghangan. Ay, ba, hindi makakakain ng bisita. At saka mga bata, ikaan nyo na may riyata, ay gagamitin nyo lang sa kung saan, ay baka pamulutan. Ah, ay pasarap na ng pasarap. Ay, kita nyo ang kulay na yan, ay sabok pa niluto. Di sabi ko siya, pwede lang isa lang dito yung ating tokwa. Ay, kita nyo kung pagkaluto ko pala sa tokwa. Isang suggestion ko lang, kapag kayo magagarni, huwag nyong pakatutustahin. At pag inyong tinustahin, ay inako. Ay, hindi man tokot babo yung gagawa, hindi man lugaw. Aray, ay, resisling tofu. Kaya maganda yung alangan lang ang luto para na-absorb pa ng ating mga condiments na ilalagay din at pati ng ating mga yan. Ang mga gulay na iyan, mga bell pepper. Hindi ate munang hahalu-haluin at na mag-ibin ang lasa ng mga rekado natin. Sabi ko sa panahon, ito pwede nang ilagay yung ating mayonnaise. Aba, gamit ko pala mayonnaise dinner yung, ano, yung real mayo, yung kulay blue sadya, yung matingkad, yung kita nyo doon sa part 2 na video. Yan ang inyong gagamitin. Bagos inyong gagamitin ng nor seasoning. Yan ang aking padali. At talagang pag yan ay nagamit ninyo, talagang magbibigay ng sarap yan. Pagkakalinamnam naman ay hindi naman kaalatan. Kaya pag iniginawa, sinapaw ninyo di yan, ay talagang panama. Ay, kakasarap na ay. Ay, talaga lang pag natikman ninyo, orekanyo na may siya. Dalihay!